Alright, magandang hapon mga tropa. Isang Suzuki Celerio. So ang problem, may naalog o may nakumakalog raw sa preno. Kapag nagpipreno raw siya, parang may naalog o nauuga or something na maingay. So pinacheck sa akin ng boss ko yung apat na gulong. So sa unahan, okay na kanina, na check ko na. Palitin na yung rock end at saka yung stabilizer link kasi medyo maluwag na. Pero yung preno, okay pa kabilaan. So ngayon, dito naman tayo sa drum brake sa likod. Ito naman yung i-check natin. Titingnan natin kung intact pa yung brake shoe or kailangan lang ng linis. So, check natin. Mahirap din kasi manghula. So, ayun. Ang problema ko lang dahil wala kasi kaming tools dito na malalaki kasi bihira lang ako nagtatanggal lang ganito. So, okay. Kumuha ako ng tools sa bahay. So, ito 32mm. So, maluwag lang siya ng konti, oh. Titingnan natin kung kakayanin, sana hindi siya mabilog, ano, sana hindi siya ganun kahigpit. So titatanggalin lang natin tong pinaka lock niya. Ayan. Saka natin pihitin pa kaliwa. Alright. So dapat pala dito talaga is 30mm. 32 lang kasi ang available ko. But anyway, sana makisama to. Simulan na natin. So ayun mga katropa. Medyo nabibilog ng kaunti yung kantuhan ng mga kanto ng nut na to. So kailangan kong maghanap ng at least 31 or 32 na socket. 32 kasi itong sa akin eh. Yan, Namson 32. Maluwag siya dito. Pag pinilit ko pa, lalo pa siyang masisira. So hindi ko na siya pipilitin. Hanap na lang tayo. Malamang sa malamang mahigpit talaga to dahil center bolt ko siya ng rear wheel. So kailangan matibay talaga siya. Alright, hanap muna tayo. A few moments later. Alright mga katropa, ayun, nakahanap tayo ng mahiraman na socket. So ang kasyang socket po talaga sa ganitong Celerio Suzuki ay 30mm. Ayan, makapansin nyo 30mm po yan siya. 30. Sabay yung camera ko. Ayan. Okay, simulan na natin tanggalin ito. Ang pagtanggal nito ay counterclockwise. Alright, time lapse. Alright, mga katropa, ito na yung loob nitong drum brake, rear drum brake ng Suzuki Celerio. Alright, so mapapansin natin na okay naman yung kanyang brake shoe, intact pa at saka mukhang malinis pa. Medyo may alikabok lang, normal lang yan, pero hindi pa talaga siya ganun as in kaitim. So parang kakalinis lang nito, parang kakapalit lang din pati ng brake shoe. Pero hindi ko maalala o wala rin ako maalala na may inaayos ako dito. Kasi kung mapapansin nyo, yung kanyang nut, Hindi ako ganito magbalik ng nut eh. So yan oh, may lamat na siya, nasisira na. Sobra na yung paglagay ng lock dito. But anyway, ganun talaga. Kadalasan naman talaga nito pinapalitan, pero hangga't maaari iingatan natin para yung susunod na gagawa ay hindi mahihirapan. Alright? So ang gagawin na natin dito, bubugahan ko na siya ng hangin para matanggal yung mga excess niya na alikabok, mga built up deposit. Alright? Time lapse. What?
Ayun mga katropa, tapos na yung ating project, tapos na yung ating trabaho. Apat na wheels po yan na preno, nalinis na po natin. Then napag-alaman natin na itong rear side ay rear side na drum brake ay malinis pa, okay pa siya. So nilinis ko na lang, nilihan natin yung brake shoe para maganda yung preno niya, hindi walang squeak, walang ingay. So yung sa harap naman, ayos naman din yung brake pads niya, okay naman. Although marumi lang kanina, nag-live kayo tayo kanina sa FB. So pinakita natin yun doon. Kung hindi po kayo nakakita o nakapanood, panoorin niyo po yung Urgent Ruiz Bancali sa FB page ko. Andon yung logo ko na Urgent Vlog. So sa left side na wheels ay mayroong problema doon sa rack end. Naiikot ko na siya ng kamay, nagagalaw ko siyang kamay. So dapat hindi kasi siya nagagalaw yung rack end natin, alright? So isa pa, yung stabilizer link din maluwag na din. So kaya yung tendency pag nagpipreno tayo or umaandar, nagpipreno, may kumakaldag o may naalog-alog ng ilalim ng inyong sasakyan. So kapag may mga ganung sintomas na kayo, mga katropa, mga boss, mga sir, ipacheck nyo na po sa mga legit ninyong mekaniko, sa mga authorized nyong mekaniko. Alright? So yun lang po ang i-share ko sa inyo today. So sana sa mga hindi pa nakapag-subscribe dito sa ating YouTube channel, Urgent Vlog, sana subscribe nyo po ako at bigyan nyo po ako ng like. At the same time, share nyo na rin po. Comment na rin po kayo kung may katanungan dito sa aking ginawa ngayon, dito sa Suzuki Celerio. Kung mayroon kayong katanungan, just comment down below. Huwag po kayong mahiya. At para maganahan pa po tayong gumawa ng mga exciting video na tulad nito. At nga pala tropa, hindi lang din ito ang trabaho ko. Nagpipintura din po tayo ng kotse, motorcycle, or mountain bike, or kahit na ano. Ang gamit po natin ay isang ansal, nipon, weaver, or kahit samurai paint. Alright, maraming salamat. Lahat po yung binanggit ko ay mga gasoline resistant. Alright, so shoutout nga pala sa lahat ng mga katropa natin dyan na hindi ko na kayo iisa-isahin. Jack Villanueva from Coronadal City, Bailey Skirtraso, ang boy gatas ng Jensa. Sa harap ng screen nyo, ang kanyang FB page. Mayroon silang business na about sa direct seller ng sapatos from China. Alright? Magandang hapon po sa inyo lahat.